ano ang mangyayari kung si Coach Aldin Ayo ang magiging head coach ng Gilas Pilipinas. Pero bago natin pag-usapan yan, ay huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga PBA updates. Kasalukuyang may 6 na panalo at 2 talo ang koponan ni Coach Aldin Ayo na Converge 5Xers. Top 3 sila sa PBA ngayon kahit bagong team lang sila, and one of the few finest local coaches in the Philippines. Ang tanong ngayon mga pre, bakit hindi magiging Gilas coach si Aldin Ayo anytime soon? Sa video ito ay ating pag-uusapan ang posibleng mga rason kung bakit sa ganda ng sistema niya ay hindi siya magiging head coach ng Philippine team. Ang ating unang rason mga pre, maaaring epektibo ang kanyang sistema laban sa mga koponan sa ibang bansa. Ngunit alam naman nating lahat na ito ang kanyang unang PBA stint bilang isang head coach. At sinasabi ng ibang head coaches na outdated sa modern basketball ay bata pa raw si Coach Aldin Ayo. Ang pangalawa sa ating mga rason mga pre ay konektado rin sa una nating rason, at yon ang seniority. Alam naman nating lahat kung paano gumagana ang sistema patungkol sa bata system. Ang pangatlo sa ating mga rason mga pre ay hindi siya under ng SMC at MVP groups. Sa totoo lang ay marami tayong magagaling na coaches and even RP team legends na pwedeng humawak sa national team, pero never silang binigyan ng chance. At bakit? Kasi nga, hindi ka bata nung nagpapatakbo ng program. Ganyan ang kalakaran ng sports sa Pilipinas. Malaking politika. Kahit sa trabaho ay may politics at palakasan system. At para sa ating pang-apat na rason, ang kanyang modern style of coaching ay maaaring new meta sa Philippine basketball at magiging efficient kung ilalaban sa ibang bansa. Pero alam ng lahat na ang SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas ay isang outdated organization. At uulitin ko mga pre, hindi siya galing sa MVP at SMC group. Ang ating panglimang rason mga pre ay ang spotlight. Alam naman natin lahat na may mga coach na talagang gusto ang spotlight, and I don't think si Coach Aldin Ayo ay makikipag-compete sa ganyang kataas na coaching position. At sa tingin ko ay napaka-underrated na coach itong si Coach Ayo. Sa nakikita kong coaching system ni Coach Aldin Ayo ay nagsisimula ang kanyang sistema sa pagtitiwala at paglalabas ng pinakamahusay na talento sa manlalaro na kakaiba o hindi. Isang old secret na kinalimutan na ng ating mga pinagmamalaki ng mga coaches. If we will never try, we will never know, ika nga nung kanta. At yun lang mga pre, sa tingin nyo ba, magiging suitable ba as head coach ng Gilas Pilipinas si Coach Aldin Ayo? O mas nararapat na mag-stick tayo sa learning from this experience si Coach Chot Reyes? Magkomento lamang sa baba at tatalakayin natin yan. Yun lang. Peace!